kasi kami yung despedida para kay Jepoy. Maliit na salo-salo lang kasi nilipad na siya papuntang Canada. Small family event lang naman yung daddy, so I'm pretty sure I can handle it. Sige na! Itigil niyo yung mga bunganga ninyo! Ang iigay ninyo! Ituloy niyo lang yung pagkain niyo. Sige, okay lang. Aalis na rin kami. Pasensya ka na, Jepoy. Sorry sa kanila. Sorry. Hinga, hinga, hinga. Sige, sabihin ko. Ako, anak ko na mag-aako. Sorry! Sige na. Ako na bahala, ha? Nakausap ko na yung asawa mo. Sige na, makaka-uwi na kayo, ha? Parang nakita ko yung sasakyan ni Irene. Mali ata ako, baka hindi ata sa kanya. It's okay. Baka pagod ka na. Di ba sabi mo sa akin, ka namang gugulo? I still care about TJ. Kung meron ka pang feelings for TJ, tago mo na lang sa sarili mo yun. Kaya kung may bala ka pa mag-America, tuloy mo na yan. Siya ba daw yung nakita ni TJ? She's leaving for the States, okay? You don't have to worry about her anymore. I told you that I came here to bury my father. Ano sa tingin mo, nagbabakasyon lang ako dito? Maybe that's what I should do. I should take a break. An extended break. Ayoko nang bumalik dyan kung problema lang ang sasalubong sa akin. Kung hindi lang madaming tao sa airport, isasama kita. Eh, okay lang. Sana naman naiintindihan mo. Baka atakihin yung sakit mo dun. Kamusta mo na lang ako? Pasensya ka mo. Hindi naman ako aalis kung hindi. Importante to. Oh, I'm fine. Sayang talaga wala si Kuya TJ, no? Pakisabi na lang sa kanya, maraming salamat. Kundi dahil sa tulong niya, hindi ako makakaalis. Sir, hindi pa po kayo nananghalian eh. Baka maghalik po si Ate Joanna. Ba, nakita mo namang busy ako eh. Ba't mo ba ako ginugulo? Iwan mo nga ako dito, Alis ka sa akin! Ano, ma'am? Si Kuya TJ po, nagwawala po. Ano po gagawin ko? Apo. Sige po. Diyos ko! Irene! Ano ba? Gising ka naman pala. Bakit ba hindi ikaw kumilos dyan? Ano bang oras ang flight mo? Panghuhuli ka! Hindi ko pa kayang umalis, tita. Ano? Hindi ba pinag-usapan na natin ito? Yeah, pero nung umuwi ako, hindi lang para ilibing si Dad. But it was also to find peace. Para makapag-isip. It's just that na-distract ako nung bumalik si TJ sa buhay ko. Lalo lang gumulong lahat dahil sa kanya. Kaya nga, no? Kaya nga kailangan. Bumalik ka na uli sa States. But, tita, I can't. I'm not ready. I need more time. Para makapag-isip. Para ayusin ang sarili ko. Di ko na alam kung saan ako pupunta. Wala na yatang tatanggap sa akin. Irene, hindi totoo yan. Ako, gusto ko dito ka. Makasama ka at aalagaan kita. Pero tumitigas ang ulo mo pag yung TJ ng TJ ka na naman. No. No more TJ. Malinaw na sa akin na he doesn't need me in his life anymore. Sarili ko naman ngayon ang focus ko. Gusto ko magsimula uli. Yung buhay na hindi sila kasama. Wala na, tirada lahat ng ginawa ko! Han, tama na yan! Wala lang ito, Han, tama na yan. Relax. Please, Han, please. Relax ka lang, honey! Han, DJ, please! Ito, paano pa ito? DJ, wag! Bahalaan mo ba ito? Wag! Mahalagay yan sa'yo! Tama na, bitawan na! Tama na, Han, tama na, please! Han, nakakulong na ako sa umunta ko na. Please, Han, nakalik ka dito! Please, listen to me! Han! Are you okay? Hindi, okay lang ako. I'm sorry, Han. Are you okay? Oh, God, no, Han, I'm sorry. Hindi, okay lang. Please, let me. Hindi. Tama na. Okay, please, okay lang. Okay, I'll call Dad. I'm sorry, Han, I'm so... Ha, ha, ha.
Joanna. Maliit lang naman yung sugat mo eh. Kaya lang, dahil head injury, eh medyo madugo. Pero kung nahihilo ka o nasusuka ka, pwede ka naming dalhin sa ER. Kailangan pa ba? Pati, ano ba namang klaseng tanong yan? Wait, don't get me wrong. Alam kong nasaktan si Joanna. Pero ayokong palaki ng issue. Eh baka magtanong yung ospital kung anong nangyari. Ayoko ba pahamak si TJ? I hope you understand, Joanna. Dad, naiintindihan ko. At tita, ayoko na din magpa-hospital kasi baka malaman pa nila nanay. Okay naman po ako. Salamat. Okay, fine. Kung mas importante sa inyo to keep TJ out of trouble, kaya lang hindi kaya mas maganda kung patignan niyo uli siya? Kasi napapadalas yung violent streaks na eh. I know, Joanna, hindi mo inisip na kaya kanyang saktan, pero nangyari na. Okay na si Joanna. Small wound. Yeah. A small wound that I caused. Na hindi mo naman sinasadya. Dad, kahit na. Should have seen the way she looked at me. She was so scared. And I don't even blame her. Traumatized yung asawa ko sa akin. Well, that's... Never expected that. Well, ang tingin ko naman, nagulat lang siya sa'yo. Tell me, Dad. Is that how you felt? Umutigan na ka na masaktan, natakot ka rin ba sa akin? TJ, don't be so hard on yourself. Hindi mo kasalanan. Hindi ikaw yun. That's just the point, Dad. Hindi na ako yun, and I'm losing control over myself. I'm scared, Jesus Christ, Dad. I'm scared. I'm pissed. I'm pissed. I don't know what I'm gonna do anymore. Hindi ko alam kung ano gagawin ko, kung masasaktan ko ba uli yung asawa ko, o baka mama yung anak ko na yung masaktan ko. I don't know. I need help. Dad, I need help. Maybe I can come stay with you for a while. For a while lang, at least until I stabilize, and I just don't want to put my family in danger anymore, Dad. Especially, well, not because of me. Not because of me. You know, you're always welcome sa bahay. Pero gusto kong kausapin mo muna si Joanna. Sasama kita kung papayag siya. Sige na, okay lang. Ako lang bahala dito. Ate? Wala, okay lang. Malit lang to. Okay, mag-alala. Hindi na mauulit to. Alam ko natatakot kayo sa kuya niyo. Pero nandito pa rin naman ako. Pero naiintindihan ko kung gusto niyo nang umalis kasi... Alam ko, hindi naman madali yung trabaho niyo dito. Alam ko, medyo mahirap talaga.
Ma'am, di po ako alis. Nung tanggapin ko pong trabahong do, masabi na po rin sa akin ni Sir Badyo yung kalagayan ni Sir TJ. Kaya po ako nandito talaga para tulungan ko kayo ni Sir TJ. Ako din po, ate. Hindi ako alis. Umimiss ko si Joshua kapag umalis ako eh. Oh, salamat ha. Salamat sa inyo. Nagtatapang-tapangan lang naman ako, pero hindi ko talaga alam yung gagawin ko pag wala kayo. Salamat. Aalis ka? Dala mo na ako, Ladad. Bakit? Han. Han, you know why. Han, please, let's not make this any more difficult. Please, kasi hindi rin madali sa akin eh. Look, gusto ko lang maging ligtas kayo pareho ni Joshua. Even if that means I have to keep you both safe from me. Han, hindi naman kita sinisisi. Hindi ako galit sa'yo. Alam ko naman hindi mo sinasadya. Johanna, that's just it. That's just it. I don't want you to forgive me. Gusto ko magalit ka. Gusto ko sigawan mo ako, sampalin mo ako, kahit ano, Han. Gusto ko matakot ka sa akin. Gusto ko matakot ka sa akin kasi hindi na ako yung lalaki. Hindi. Hindi na ako yung lalaki pinakasalan. Hindi, hindi totoo yan. Hindi yan totoo. Ikaw pa rin yan nararamdaman ko. Alam ko, ako itong may sugat, pero alam ko, ikaw ay nasasaktan. Please. Magiging okay lang ako pagka hindi ka umalis. Pagyakapin mo lang ako, magiging okay. I know I don't deserve you. I don't deserve you, but thank you. Thank you. Ay, naku, darling. I really need to check my BP. Hindi pa ako nakaka-recover sa nangyari kanina. You know, I think I'm just getting too old for emergencies like this. You're fine. In fact, you were brilliant. Para kang doktor. Talaga? Thanks, darling. Ay, naku, you're welcome, darling. Pero alam mo, ang bilib na bilib talaga ako kay Joanna. Alam mo, she's so understanding. Napakadali niyang magpatawad. Alam mo, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung ako ang nalagay sa sitwasyon niya. Kasi ako, ang ultimate rule ko, once sinaktan mo ko, that's it. I'm out. I'm leaving. Well, iba naman ang sitwasyon ni TJ eh. He's not really violent. Ayaw rin niyang saktan si Joanna. I know, darling, pero sana hindi na maulit, no? Kasi syempre kahit gaano kahabang pasensya ni Joanna, nauubos din yun. Well, I hope it doesn't come to that. Mahal na mahal ni TJ ang asawa niya. It will destroy him kung iiwan siya ni Joanna. Naghahanap lang ako ng paraan para mabawasan ko itong mga mood swings ko. Para makontrol ko na itong pagbabago sa ugali ko, kaso wala eh. Lahat ng mabasa ko, lahat ng video na napapanood ko dito, puro mga pasyente ng Alzheimer's disease na nagwawala. Han, huwag mong pahirapan yung sarili mo. Natatakot ako eh.
out ako, palala na ako ng palala. Dati pinupuntahan ko lang si Irene as if that wasn't bad enough. Pero ngayon nakakasakit na ako ng iba eh. So what's next? For sure it's gonna escalate, so what's next? Han, kung gusto mong malaman, pwede naman tayo pumunta sa doktor eh. Para masagot mo lahat ng mga tanong mo, okay? Okay, so it's a one-stop bridal shop. Lahat pwede namin gawin para sa kanila. From ready-to-wear wedding gowns, to flowers, to invitations, even catering. Plus, may mga partners din ako from the States that can help us sa mga imported supplies for our high-end clients. Wow, that looks really, really great, Irene. You like it? I actually have the perfect place for you. Talaga? Yes, in Makati. Maganda kung dun ka maglagay ng shop. Alam mo, tamang-tama ko sa I just sold my stocks and naghahanap ako ng bagong investment. Okay yan, pero silent partner lang ako ah. Ay, thank you so much, Monique. Thank you guys so much for all the support. I feel really great about this. Mm-hmm. Tsaka, I think tama talaga yung decision ko to stay. What? Negosyo ba talaga ang reason mo to stay? Eh, alam naman namin na si TJ ang punong dulo nito. No. No. Okay. Believe it or not, gusto ko talagang kalimutan si TJ. Gusto ko lang mag-focus muna sa negosyo ko. Natin. Diba, partner? Mm-hmm. Yes, partner. Ikaw, gusto mo rin ba mag-partner? I'll just help. Ooh. Okay. Thank you. Sa akin, Han, ha? Huh? Pinukwento mo hinto ko sa kanito. Pinagkakalito siya ko. Hindi, hindi. Please, kumalma ka lang. Ako lang tignan mo, ha? Please. Relax ka lang. Relax ka lang, ha? Hinga ka na malalim, okay? Hinga na malalim. Ha? Hey. Ay, Doc. Hi. So, you must be TJ. Doc, asawa ko po. Let's go. Doon tayo sa clinic. Sige po. Hindi ka na, ha? Tama naman yung medication mo, pati yung dosage. Now, if you continue to take this regularly, dapat hindi tayo magkaroon ng problema. Eh, bakit nagkaka-mood swings pa rin ako, Doc? Ganun talaga kasi yung case mo. Hindi natin alam kung kailan aatake yan. My recommendation is to stay away from unfamiliar situation at sa mga lugar na maraming tao. Doc, hindi nyo naiintindihan eh. Hindi yung unfamiliar situation dahil sa mismong bahay ko, doon ako nagwawala. Asawa ko, nasaktan ko na. Di ko alam, baka mamaya anak ko, masaktan ko rin. Ayoko na kung maulit yung ganun, Doc. Yun yung point ko. Please, tulungan niyo ako. Ano ba pwede natin gawin? TJ, as much as possible, we want to handle your situation without using drugs. Doc, please, kahit ano lang. Sedatives lang. Yung pwedeng iturok sa akin kapag nagwawala na talaga ako para makaya ako ng asa. Please, hindi rin ako papayag. Parang okay lang sa'yo na tratuhin kang parang hayop eh. Han. Please. Alam ko may iba pang paraan. Okay? Tutulungan tayo ni Doc. Oh.
Mukhang okay naman yung hospice kanina, no? Diba? Oo. Yung lahat ng attendance doon, mukhang mababait naman, pasensyoso. Tsaka kita mo talaga, concerned sila sa mga pasyente nila, inaalagaan talaga nila, no? Oo. Anong ibig kong sabihin? Na feeling ko magiging okay ako doon. Tumigil ka nga, Han. Han. Ang ganyan, wala naman akong masamang ibig sabihin, eh. Siyempre, iniisip ko lang na kapag lumala na ako, pag di mo na ako kayang alagaan, Han, hindi ako... I won't take it against you if you put me there. In fact, I would even encourage it. Han. Hindi. Hindi tayo maghihiwalay. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? Han, teka lang. May anak tayo. May anak tayo. Siyempre, mas gusto ko siya yung inaalagaan mo kaysa sa'kin. So kapag dumating yung panahon na yun, please, Han. Put me there. Put me there, no, please. Hindi pwede. Ilang beses ko na sinabi sa'yo, clingy itong babaeng pinakasalan mo, no? Halika nga dito. Hindi maganda yung mga sinasabi mo yan. Hindi ako natutuwa. Hindi nga pati nga ako ng clingy face. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano yung clingy face. Ganito. Hindi naman clingy. Pang-tarsin. Uy, Han! Oo. Oh. Han, tumatawag si Jepoy, oh. Ay! Sandali lang, sandali lang. Bilis, bilis! Sandali lang! Poy! Poy, ano? Oh, nakikita mo ba kami? Yan ba yung kwarto mo? Patingin nga, patingin. Wait lang, ate. Isa-isa lang. Huwag ka masyadong excited. Miss mo na ako, no? Siyempre naman. Kaya nga ito, oh. Excited yung ate mo makausap ka, eh. Shhh! Jepoy, musta dyan? Dami ba chicks? Nakuloko ka! Tumigil ka nga! Ikaw baka mamaya, bigla ka nalang mag-asawa. Kailangan ipakilala mo muna sa amin yan. Kailangan approve sa amin yan nila nanay. Siyempre naman, ate. Sugat ba yung nasa ulo mo, ate? Ito? Ano nangyari dyan? Wala, ano... Kasi yung cabinet, tumama ako doon, naiwan kong nakabukas. Alam mo naman ako, diba? Sigurado ka dyan, ate? Okay lang. Ikaw naman. Maliit na bagay. Kumusta dyan? Meron, yung mga kasamahan mo, marami bang namubuli sa'yo dyan? Eh, anak, sabi ni Jepoy may video calling daw kami. Naku, paano ba yun? Hindi kami marunong nun eh. Alam mo naman kami ng nanay mo, hindi kami teki. Anong gagawin dito, anak? Nay, sorry ha, hindi ako makapunta dyan kasi may pinapagawa kami ni TJ dito sa bahay. Kailangan kong bantayan. Anak, sana gusto naming makausap yung kapatid mo. Miss na miss namin siya. Ay, paano? Gusto ko na siyang makita eh. Oo nga, Nay. Pasensya na ha. Pupunta na lang ako dyan pag okay na dito. Oo, pag wala na yung bukol mo. Sige po, Nay. Sige po, bye. Ito naman? Paano kung narinig ka ni nanay? O, ano ngayon? Hindi ako sangayon dyan, Johanna eh. Sila support system mo. Dapat alam nila nangyayari sa'yo. Sis, hindi kasi ayoko nang gawing malaking issue to. Hindi pa ba malaking issue yan? Nasaktan ka na ni TJ. Tignan mo, ha? Oh. Pagaling na siya, kaya pwede mag-move on na tayo? Kasi okay na ako. Kaya nilalagnat na naman ito si Joshua eh. Akala ko okay na. Akala ko okay na din siya eh. For now, wala tayong pwedeng gawin kundi i-admit ang baby. We will monitor him for further symptoms, lalo na bumabagsak tayong platelet. Kasalanan ko to. Hindi ko siya nabantayan na mabuti. Natana. Anak, ano ba to? May dengue ang bata. Pero Doc, gagaling pa rin naman po yung anak namin, di ba? Huwag lang magdurugo. Obserbahan natin for further bleeding episodes. Dumudugo yung ilong niya!